sa ano? Sa... Hindi po, doon sa may kubo niya. May kubo sila. Ah, sabi niya, buhay ko na muna. Opo. Tapos, bumirag ko tayo dito. Opo, bumirag ko. Tapos, niwanag ka na niya. Opo. Hinanap pa nga ako nung gabi, nagsasarado ako ng ano. Hinanap ka nung gabi? Oo, oh, nung pagka, nung paalis na po, hinanap pa. Oo. Oh. Sabi ko, tinext ko si Father, Father, hindi, sorry, hindi ako naka, hinanap niyo po pala ako. Eh, bakit kaya hinanap ka po? Siguro baka isasama ka nila sa po, eh. CTP. Kaya. Ganyan, hindi ka naman yung pababaya. Kaya nga po. The Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit
spirit of wisdom and of understanding, a spirit of counsel and of strength, a spirit of knowledge and of fear of the Lord. And his delight shall be the fear of the Lord. Not by appearance shall he judge, nor by hearsay shall he decide, but he shall judge the poor with justice, and decide aright on the dance afflicted. He shall strike the ruthless with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he shall slay and meet. Justice shall be the one around the way this way, and faithfulness a belt upon his lips. Then the wolf shall be a guest of the lamb, and the leopard shall lie down with a king. The cub and the young lion shall go together, with a little child to guide them. The cow and the bear shall be neighbors. Together the ram shall rest. The lion shall eat hay like the ox. The baby shall play with the cobra's den, and the child lay his hand on the adder's leg. There shall be no harm or ruin on all my holy mountain, for the earth shall be filled with knowledge of the Lord, as water covers the sea. On that day, the root of Jessie set up as a signal for the nations. The Gentiles shall seek out, for his dwelling shall be glorious. The word of the Lord. Thanks be to God. Justice shall flourish in his time, and fullness of his forever. Justice shall flourish in his time, and fullness of his forever. O God, with your judgment endow the king, and with your justice the king's son. He shall govern your people with justice, and your afflicted ones with judgment. Justice and glory is in his time, and fullness of peace forever. Justice shall flow in his days, and profound peace till there be no more. May the road from sea to sea, and from the river to the ends of the earth. Justice yet flourishes in his time, and goodness of peace forever. He shall rescue the full man when he cries out, and the afflicted when he has no one to help him. He shall have pity for the lowly, and the poor he lives, and the poor he shall save. Justice shall flourish in his time, and fullness of peace forever. May his name be blessed forever, as long as the sun his name shall remain, and he shall all the creeds of the earth be blessed. All the nations shall proclaim his happiness. Justice and flourish in his time, and fullness of peace forever. Justice and flourish in his time, and fullness of peace forever. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Holy Gospel according to Luke. Glory to you. Jesus rejoiced in the Holy Spirit and said, I offer you praise, O Father, Lord of heaven and earth, because what you have hidden from the learned and the clever, you have revealed to the marriage children. Yes, Father, you have graciously willed it so. Everything has been given over to me by my Father. No one knows the Son except the Father. And no one knows the Father except the Son. And anyone to whom the Son wishes to reveal him. Turning to his disciples, he said to them, privately, blessed are the eyes that see what you see. I tell you, many prophets and kings wish to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son wishes to reveal him. Para po sa ating Panginoong Jesucristo, binibigay ng pagpapahalaga yung ugnayan ng Ama at ng Anak. Bahagi ng pagkilos. Siguro po sa atin pong mga Pilipino na naka-close noong ugnayan ng Anak at noong tatay. Pero sa atin, no, tutusin mas marami sa atin ang close sa nanay. Hindi sa pagkakalimutan kayo rin sa inanay. Pero para po sa mga Middle East, para sa mga Hudyo, o kahit na siguro para sa mga Arab, kasi po yung salitang Arab, yung mga Arab sa mga Hudyo, po ay iisa rin ang pinanggalingan ng mga yan. Nagkataon lamang na nagkahiwalay sila ng pananalig, pero isa sa parang itinuturin si Abraham. Lalo lamang po yung salitang pagkaunawa ng Ama at yan at saka ng Anak. Katulad lang po halimbawa na mag-isip din natin intindihan. Kaya kapag nakarinig tayo sa salitang Araw, ako sa iyo, kaya ako. Pag sinabi natin, araw, Muslim yan, kinakatakot lang agad natin. Si, ang ating pagkaunawa ay salitang abo ay related sa ako sa iyo. Sa mga, kasi kami na naman gumagamit ng Muslim ay abo. Pero kung sino, kung kami pupunta sa Holy Land, ang Holy Land kasi ay hindi lamang po yung Israel. Kasama na rin po dyan yung bahagi ng Jordan. Kasi dumaan din si Jesus niya sa Jordan River. At yung po Jordan, ang Jordan kasi ay isang linda. Ang salita dyan ay Arabi. Katulad ng ibang Arab countries. Pero may mga Kristiyano dyan. Yung aming guide, sinasabi niya na, do not be confused that Arabic equals Muslim. Kasi alam natin yung Quran. Yun ay nakasulat sa Arabic.
ang kalimitan, yung mga Muslim, ayaw nilang i-translate sa ibang wika. Ayaw nilang i-translate sa ibang wika yung kanilang Biblia. Always, makita ninyo, kung may makikita man kayong mga mura na may translation sa English, doon sa kabahati niya, ay kalahati niya ay nasa Arabic. Sabi niya, yung Arabic ay language na kututusin ko ay option ng salita na ginagamit ni Jesus noon na Aramaic. 2,000 years ago. Kasi yung talagang salita na ginagamit ni Jesus ay Aramaic. Doon din ang galing Arabic. Nandun din galing salita Hudyo. Yung ginagamit ngayon ng mga Hudyo. Jewish, mga matawagin natin ay related yan. Maging bahagi ng kanilang manatakaya ko po kayo ay mga nakapunta sa Middle East. Maging yan ay Arabic o Jewish. Yan ay pakaliwa, pakanan, parang Egypt. Ang sulat niyan, pakaliwa, pakanan. Hindi katulad ng Roman, tayo kasi Roman ng Roman alphabet tayo. Pakanan, ang pakaliwa, pamunta, kanan. Sa kanila, kabaligtad. Pero anyway, kapag sinabi yung abo, tayo balik tayo sa abo. Ano ba yung abo? Pag yung isang bawa, abo saya. Ang talagang meaning ng abo, halimbawa, huwag natin sabihin abo saya. Kasi medyo pangit sa amin yung salitang abo saya. Halimbawa ay ito. No? Ang pangalan ko ito ay Abo Angel. Ang ibig sabihin ng Abo Angel ay alin? Ay Ama ni Angelo. Father of Angelo. Kaya po, kapag makikita ninyo, hindi lang po Muslim, ha? Hindi lang Muslim, kasi sa atin ang ating idea, mga Muslim din. Hindi pala ito para lamang sa mga Muslim, sa mga Arabs in general. Nagkataon na mga nakikilala natin mga Arabs, eh mga Muslim pa rin din. May mga Arabs at mga Kristiyano. At pinagmamalakit naman ng aming title, we are the original Christians because we have stayed here since the beginning of Christianity. We are not backwards. Kami ang mga remnants ng mga pahayag ni Jesus. Sa kanila, kapag sinabi nilang Abo Angelo, ibig sabihin ay the father of Joseph. Ginagamit nila yun kapag ang kanilang panganay ay si Joseph. Pero halimbawa, kapag ang panganay mo ay babae. So, halimbawa, ang pangalan ng babae ay muna yung pangalan ng Angela. Abo Angela. Kasi yung pangalan ng babae. Pero, kapag ang nagkaroon ng anak, nagkaroon ng anak na lalaki, papalitan niya ang kanyang pangalan. Hindi na Abo Angela. Ang gagamitin niya yung pangalan na ibinigay doon sa anak na lalaki. Kung halimbawa ngayon ginawa ay ang pangalan na ibinigay doon sa anak niya lalaki, Angelo, Abo Angelo. Yun ang tawag sa kanila. Kristiyano ka man, Muslim ka man, o ano man yung pananampalataya mo, doon sa mga Arab countries. So para lang kung maintindihan ko, kaya mayroong sinasabi ko, para maintindihan natin na napakindi kapag pinag-usapan natin yung anak at saka yung tatay. Kaya sinabi rito sa ibang medyo na iba pa lang natin ito. Kaya sinabi rito na ano, na yung ugnayan ng tatay at ng anak na lalaki, no? No one knows the son. No one knows the son except the father. Hindi pwedeng malaman ng
sino man ang tungkol sa anak ng iyong ama. Eh siya pwede ang nanay. Ha? Kasi ganun yung kanilang kultura. Hindi katulad natin. Para maintindihan niya mula din yung ibanghelyo natin ngayon sa araw na ito. No? At ano sabi, no one knows the Father except the Son. Kaya napaka-very close to you. Kaya ang sabi ko natin, yun ay maliwanag doon sa salitang ginagamit na Abo. Ibig sabihin ay the Father ko. Abo, Angelo. The Father of Joseph. Abo, Jessie. Ibig sabihin, yung tatay ko. So kaya sinabi na, no one knows the Son except the Father. Kasi kahit ang mismo sa pangalan nila, kasama-kasama nila yung kanilang anak na lalaki. No? Yung kanilang anak na lalaki. Ang bahagi yun. Pero kung inyong maalala, babalikan na uli natin, ang kalimitang binibilang sa mga Hudyo rin, mga lalaki lamang. Hindi binibilang ang babae at mga bata. Kaya kung inyong maalala ng pinahayag nito. So, ganun yung kanilang kultura. Bahagi yun ako sa may makita ko natin. Pero ano-ano yung importance? Binigay ko lang ako sa inyo yun kasi yung ugnayan na ito yung pinaka-starting point na pinamamanik ni Jesus. Kasi sinasabi ko na sa kanyang mga alagad. Dahil, sinasabi niya sa kanyang mga alagad na ang tunay ko sa inyo ay mga anak. At ako ang inyong ama. Kasi bakit? Ipinapakita ko sa inyo ang mga bagay na hindi nakita ng iba. Pinaparinig ko sa inyo ang mga bagay na hindi narinig ng iba. Ibig sabihin, alin yun? The intimate relationship of Jesus and His disciples. Just like the intimate relationship of the Father and the Son. Ganun. Kasi bigay yung nais sa sabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kasi alam mo, alam niyo kung ano ang gusto ko. At alam ko kung ano yung gusto niyo. Katulad ng pagkakakilala ng ama at ng anak. So, bahagi yung mga usap ang makita po natin. Pero, ano yung amo na ipinapamanik ko sa atin? Na tayo magpasalamat sa mga biyaya na ipinamamanik sa atin ng Diyos. Alam nyo, sa ating buhay na ito, makita natin na God continually reveals Himself to us. Continually revealing Himself to us. Patuloy na pinapakita niya ang kanyang sarili sa atin. Katulad ng pagkaunawa, kaya nga tayo, ang turo ni Jesus, ang turo ni Jesus sa atin, sa ating panalangin, itawagin ang Diyos bilang Ama. Tawagin ang Diyos bilang Ama. Very close. Bagaman po ang mga Hudyo sa kanila, sa kaming Hudyo, bagaman may mga pagkakataon na ipinamamanik, pero hindi ganun ka-close. Hindi ganun ka-close yung pagkaunawa katulad ng paanyaya na Jesus sa mga alagad. Kaya nga nung itinuro niya yung ama namin, isa po sa mga alagad na ibinigay niya sa turo ng ama namin ay rin na tawagin ang Diyos na Ama. Para po sa mga Hudyo, that is a blasphemy. Ba't mo tatawagin ang Diyos ang Ama? Kaya nga sinabi niya mga Hudyo kay Jesus ay yung ay blasphemer. Bakit? Tinatawag na yung Diyos na Ama eh. Hindi tinatawag ng mga Hudyo ang Diyos na Ama. No? Never.
Kahit ako ang mga Muslim, maraming tawag ang mga Muslim sa kanilang Diyos. Kung hindi po ako nagkakamali, 120 names. But they never call God as Ama. Hindi nila tinatawag ang Diyos bilang Ama. So, mapalad tayo sapagkat itinuturo sa atin ng Jesus na tawagin natin ang Diyos bilang Ama. Na nagpapahayag ng ganitong napaalapit na ugnayan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya niyo nga mo, na sigurado mo, patuloy na ipinapakita ng Diyos ang kanyang sarili sa atin bilang kanyang mga anak. At patuloy na pinapaunawa sa atin ang kanyang pagiging Ama. Kaya, sana po, pasalamatan natin yung mga biyayang ipinapamamanhin sa atin ng Diyos. Bilang bahagi na ipinapakita niya sa atin ang pagbibigay sa atin ng paggabay sa pagtahan natin sa daigdig na ito. Kaya alam niyo, isa sa naganda po sa ating obispo, every time, siguro na yun ang alala nyo. Sinasabi niya sa inyo yung halin. Bakit siya mag-umili halin? Mga minamahal na mga kapwa anak ng Diyos. Siguro sa tingin natin that is very familiar. Pero napakahalaga po. Napakahalaga po ng kahulugan nyo. Na tayo ay mga anak ng Diyos. Every creation, the sonship or daughtership of God. Talaga magang naramdaman natin sa ating buhay ang pagiging mga anak ng Diyos. Sabagat baka hindi natin nalalaman na ang Diyos ay patuloy na gumagabay sa atin at pinapakilala niya ang kanyang sarili sa atin. At nawa po, patuloy nating makilala ang Diyos sa patuloy nating pagtahak sa daigdig nito. At huwag ba yung magkawala? Hindi tayo maubusan. Baka kasi sabihin niyo ay ganun na kami kakros ng ating Diyos. No. I-masalimember na yung ating itinuturing na Ama ay hindi lang basta ordinaryong Ama. Ito ay Diyos Ama. Kaya manamin pa yung kontursin na pwede natin, I would rather say, mali-discover tungkol sa ating Diyos. At sana po, ay higit natin itong mapahalagan. At ito yung sinasabi ko sa nais kong ulitin. Hindi niya lang sinasabi ko sa kanyang mga lakad, ha? Kaya yung mga pagdating ko ulit. Ano itong mga salita ko ito? Blessed are the eyes that see what you see. I tell you, many prophets and kings wish to see what you see, but did not see it. And to hear what you hear, but did not hear it. Totoo po yan, hindi lang para sa mga lagad ni Jesus, kundi para sa lahat sa atin.
At the time he was in the trade of intervening in
passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks. He gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory. You take away the sins of the world.
supper of the Lamb. Lord, I am not worthy, but on the same word, Pader,